Para wala na lang po siyang masabi, magpapaalam po muna ako sa inyo, Katekram. Kung ano po natin, yung channel po natin, iano po muna natin. Hindi ko po alam kung makakabalik pa po tayo sa YouTube. Ibigay po natin yung gusto ni Tita, baka doon po siya, niligaya. Ako, tututukan ko po muna yung mga kailangan kong tutukan, Katekram. Kay Tita, gusto ko lang pong iparating sa inyo na lahat po ng live nyo, karamihan po ng live nyo, pinapanood ko naman po. Una, bilang suporta, pero nakakarinig pa rin po ako ng hindi maganda sa akin. May patama lahat po ng mga pananalita nyo. May patama po kasi. May intensyong makit sa kapwa-tao po nyo. Na yan naman po ay hindi ko magagawa yung makasakit po ako ng damdamin ng isang ina. Kung magsasalita po ako na gaya po nyo, hindi ko po kayang gawin yun. Gusto ko mawawala po ako dito sa mundo na wala po akong nasaktang damdamin po ng isang ina. Yan po yung yan po yung pakakatandaan nyo, Tita. Kahit sinasabi ko yan sa mga anak ko, mawala man yung fame, yung meron tayo, wag lang mawawala yung pagrespeto nyo sa ating Diyos, sa mga magulang nyo. Yun yung mas importante. Pero kung magkakaroon po ng mga kasama o kaibigan na makakasira sa isipan o pagkatao ng mga anak ko, yun mas maganda nang iinto po natin yung ganyan. Kasi po, hindi po healthy na sa inyo, normal lang na nasasaktan nyo yung damdamin ko. Tanggap ko po yun bilang nandyan po tayo sa social media, pero yun po yung talagang intention nyo, masaktan po ako, kaya hindi nyo intensyong basta intention nyo lahat ng mga nakikita kong live po nyo, intention nyo makapanakit sa damdamin ng isang tao. Yun naman po hindi ko kayang gawin. Kahit na patayin nyo ako sa pangbabas po nyo, Tita, hindi ko po kayang magbalik ng sa inyo ng pangit. Kasi ayaw ko pong mamamatay ako na meron po akong nasaktang isang magulang, isang ina. Kasi meron din po akong ina na ayaw kong masaktan. Pero sa inyo, kung the way na magsalita po kayo, parang natural, parang okay lang na masaktan nyo yung nanay ko. Actually, pinanood ko yung live niya. Pinanood ko po yung live niya kagabi. Sobrang parang normal lang yung makasakit ng damdamin ng isang tao talaga. Lalo na, pero pagpipray ko po yung lahat po ng mga, kumbaga susumbong ko na lang po kay God. Hindi ko po kailangan, ito lang, nag-live lang po ako. Kailangan kong magpaalam sa inyo na nagwagi po kayo doon sa gusto nyo, Tita. Bibigay po natin yung gusto nyo. Pero hindi nyo po masisira yung relasyon naming mag-ama. Yun lang ba yung sinasabi ko sa inyo? At hindi ko po ayahan yun. Nadungisan nyo yung isang bata. At kahit sino man sa kanila, hindi po ako papayag bilang isang ama na madungisan nyo yung po nila, yung pangalan po nila. Alam ko, hindi ko alam, pero kung nanggagaling po kay God, kasi yung pagmamahal po nyo, hindi nyo ayang may masaktan. Hindi nyo ayang masaktan yung mga bata. Kung lagi nyo kong sinisiraan
o sinasabihan ng hindi maganda, lahat po apektado yan. Mga magulang ko, mga anak ko, asawa ko, yun po, hindi po masaklaw ng isip ko. Paano nyo makuha na araw-araw ako yung content nyo, sisiraan nyo ko, tapos yung pinapakain nyo, yung hindi po kasi maganda yun. Lahat po na pangit na gagawin nyo sa isang tao, pananakit man o panlaloko man, maniwala po kayo. May kabayaran po yun sa ating Diyos. At ako naniniwala talaga dun. Kasi sa experience ko, sa negosyo ko na lang before, dahil hindi po maganda yung pinanggalingan ng ibang pinagkikitaan natin, hindi rin po maganda yung papupuntahan. Parang basta kung ano po, kung nabubuhay po kayo na nakakasama ng tao, eh ganun din. Pero ayaw ko sanang ganun. Pero wala po ako. Lahat po ng ginagawa natin masama o pangit, yun sa ating Diyos. Yun lang, gusto ko lang pong iparating yung ganun na nakakasama po kayo ng damdamin ng isang tao bilang isang magulang. Siyempre yung ina mo, makita mo nga na ano, kaya po sobra lang po akong ano din, pero ayaw ko sana talaga. Pero kahit si kuya gusto na akong magsalita, eh kaya sabi ko, kuya wag na, mga ano mo yan, actually isa lang siya eh, sabi ko madadamay lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Eh, ang mahalaga na lang, tinuturoan ko yung mga anak ko na humble po sila, maging humble po sila sa kanilang buhay, Katekram, bago nilang pansinin yan. Pero ang ayaw ka lang kasi, Katekram, may mga sekreto daw, ganyan. Ano kaya yung sekreto sinasabi ni tita? Wala po akong sekretong tinatago sa pagdidisiplina sa mga anak ko. Alam po ng mga Katekram yan. Ayaw ko lang dumating sa ano, tita, at the end of the day kasi ayaw ko talagang ano, ayaw ko din talaga makasakit ng damdamin ng tao, lalo na isang ina, kasi love ko yung mga nanay. Pero gusto ko lang iparating, aral din naman kasi to, kaya ako po linaib din ang taong ang mapanakit kasi sa kapwa. Ayaw po ng ating Diyos yun. Huwag po nating piliin na makasakit tayo ng damdamin ng isang tao. Kasi hindi po tayo bibless ni God. Yun lang. Gusto ko lang iparating po yung saloobin ko. Yan. Paano ka, Telegram? Papaalam po muna ako sa inyo. Hindi muna tayo siguro magkikita ng buwan, years, baka ganun. Para hindi na lang tayo, hindi ko po alam kung wala naman nung dapat kinakaingitan po ba tayo? Wala naman nung dapat ikaingit o ano man. Basta ano po, sana magmahalan na lang po tayo. Hindi po gusto ng ating Diyos yung ano, yung ganyan. Yung pretending pa na hindi, walang intention makasakit, pero alam kong may intention po kayong manakit. Alam ko ding magbasa po ng tao. At alam ko po sa mga nanonood kay tita, alam po nila may intention yung pananakit. Kaya piliin po natin maging mabuti, kasi mahirap pong mawawala tayo dito sa mundo na ano, maganda mawawala tayo dito sa mundo kasi makakasama natin si God. Diba po? Ako, umingi din ako ng pasensya kasi nakapagsalita din si
yung aking aming kapatid. Pero yun ay ano naman, talagang sobra na kasi. Pero ako, kung di ko po pinipiling hindi makasakit, eh baka kung ano yung ano, makasabi din po ako nung hindi maganda. Pero ayaw ko po. Pinipili ko pong mabuti kasi ayaw ko pong mawawala ako dito sa mundo. Mamamatay ako na, oh, ano bang ginawa mo? O, tanongin ako ni God, ano bang ginawa mo sa lupa? O, nagpakabuti ka ba doon? Eh, pero kung ano, ganyan, nasaktan ko yung damdamin ng ano, isang nanay, Lord, patawad po. Ayaw ko po yung ganun. Gusto ko buong puso kong harapin si God.